I'm Benj. And I'm Fely. And we are the head coaches of the Truly Rich Makers. I'm so excited to share another true story dito sa ating episodes, no? Na ipapakita, ipapaalam sa atin ang mga pinagdaanan nilang napakagandang experience in IMG, Truly Rich Makers. And tonight is very special for me kasi ang guest natin tonight is yung kauna-unahan namin na senior marketing director, or in other words, no, in the parlance of the corporate world, unang manager namin, no, sa Truly Rich Makers. And we are so excited kasi dati ko siyang katrabaho sa Intel and pareho kaming engineer, so huwag na natin patagalin. Let's welcome her, Nancy Martin! Woohoo! Hello! Hello! Magandang araw sa inyong lahat! I'm Nancy Martin! Ayan! So, Nance, tell us your background para makilala ka naman nila. Yes, so before IMG, I used to work at a semiconductor industry, and I'm with Intel for 12 years. Una as a trainer. And then after 1.5 years, I shifted to reliability engineering. So mga 12 years din ako doon, sabi ko nga. And si Ate Fely is hindi siya stranger to me. No, kasi ano yan eh, well-known, famous yan si Ate Fely. Tsaka pag meron kaming mga excursion sa Intel, yan kasama lahat. All hands on deck. Kaya yun, kaso I think it was 2006 nung nagkaroon ng first batch. Pang first batch ako lagi. Ako yung first batch nung mga managers na unang na-retrench ng Intel. Kakagaling ko lang mag-maternity noon, Kuya Bench. Then mga March. Tapos April, wala na akong work, o diba? So napaka-ano nun, napaka-abrupt for me. And that was 2006, no? So since then, sabi ko nga, syempre, ni-nurse ko si Max nun, yung kakapanganak ko din. And then, after nun, nagpunta naman kaming Malaysia. No, siguro nag-stay kami doon about mga 1 year din. I live there as a expat dependent. So, ninourish ko talaga, Kuya Bench, yung pagiging housewife. Kinarir ko siya. Tatlo ang bathroom, di ba? Malalaki ang mga bahay sa Malaysia. Grabe, so nakakapagod. Siguro 1 year okay na sa akin. After 1 year, gusto ko na umuwi. Gusto ko na magtrabaho ulit. So, nung umuwi kami dito, late of 2007, balik kami. And then, napanood ko yung, kasi may mga videos noon si Brother Bo, ini-invite yung mga tao mag-Kerygma Conference. That was already 2009. November ang Kerygma Conference. Umattend kami noon. Nung nag-break, bumila ako ng hotdog. Sabi ko nga, lahat nagsimula sa hotdog. Nag-break sa Pure Foods. Pumila ako, syempre. After restroom, pumila ako. And then, nakita ko si Ate Fely nakangiti. Si Kuya Bench, ano pa nun eh? Parang sundalo, parang stricto. Si Ate Fely lang gusto kong kausap. Binigyan niya ako ng flyer. Binigyan niya, uy, basahin mo to. So that was November. And tanda-tanda ko yun. Yun yung brochure, no? Sabi nga, you can walk tall if you have savings. Ang ganda-ganda nun. And it really struck me. Kasi nga, that was the point in my life na I'm seeking direction. Talagang ina-ask ko si Lord. Sabi ko, magtatrabaho ba ako ulit? Eh, kaso mukhang naghanap naman ako sa LinkedIn o job street pa noon, parang walang fit na job sa akin. And sabi nga ng husband ko, sabi niya na kung baka minusin ka niyan kasi trench kayo eh. So parang hindi ka makakuha ng malaking sweldo, di ba Kuya Bench, pag ganun.
Tapos hindi pa ano, walang masyadong rel engineer sa industry. And then I was also thinking magbi-business ba ako. So when I met you, meron akong business dati. I joined with my other colleagues, nag-open kami ng meat shop. Nung na-meet ko si Ate Fely, talagang I was seeking for direction in my life, and at the same time my money from my separation pay from Intel is already depleting. Kasi nga, nagpagawa ng bahay. Alam niyo yun, maraming mga plano na wala namang ano, basihan, no? Basta gusto mo lang. Yan. And nahululugi na rin yung business ko. So that was the start. Kaya after long years sa Intel, dito talaga kami naging mas intimate nila Ate Fely and Kuya Benj. So actually talagang blessings. Kasi yung Kerygma Conference na yun, yun yung ano eh, dream big, win big. Diba? Yun ang dahilan bakit natin na form din yung eventually yung Truly Rich Makers. It was God appointment, or di ba parang may divine intervention na magkita tayo, no? Correct. And you know, at that point in time na nag-meet tayo, no, that was the starting point of the Truly Rich Makers. Kaya ikaw ang panghanay talaga eh. We formulated our vision, our mission, and the values of the Truly Rich Makers, and ikaw yung answer. God's answer. Yes. Parehas tayo. We are God's answer to each other. Pinagtagpo-tagpo talaga tayo. Grabe si Lord, no? Parang madali na yung decision nyo, no? To join IMG. So, bakit ba talaga in your heart, no? Deep in your heart, and siguro nag-usap din kayo ni Manny, why did you finally decide to join IMG? Kasi diba nag-meet tayo November. So syempre dumaan pa yung December, Ate Fely. I joined January 15, 2010. O diba? Kaka 12 years po lang. A few days ago. Nung nagpunta kami ni Manny, hindi pa siya good day. Magkaaway kami nung araw na yun. Kaya lang, sabi niya, puntahan natin. Baka magandang something. Diba? So, January 15 yun, punta kami sa DASMA office. Akyat kami doon sa Guevara Street. Nung una, syempre, nung pinisent ni Kuya Bench, wala namang PowerPoint yun, diba? You wrote, Kuya Bench, really wrote from scratch. Whiteboard. Wala nga projector. Whiteboard. Pero hindi kami kami lang ang guest nung araw na yun. Sabi ko, kala ko ba seminar to? Ba't parang kami lang yung guest? Pero siguro talagang nilaan ni Lord na makinig kaming dalawa. Kasi magkagalit kami. So manonood lang talaga kami. But then, tumatak sa akin talaga doon yung concept ng X-curve. Nung ko lang talaga narinig yun it gave me a perspective sa buhay na, uy, kailangan mayos ka. Kasi I heard from one of my relatives, kung ano man yung nakuha nyo sa Intel, milyones man yan, mauubos din yun. Nung nakikinig ako sa'yo, Kuya Bench, wala nang 6-digit yung pera ko noon. 5-digit na lang. Talagang naubos sa renovation ng bahay at saka naubos sa aking meat shop. Kaya I was really clinging to the concept na sabi mo nga noon wala yan sa sahod. It is dependent on how many have you invested at saka nasan yung mga pera mo ngayon. For me, yun yung unang gusto kong ma-arrest na or it is has to start at some point yung paglilinis ng finances. Pero sa background noon, hinihil ni Lord yung isip ko. Kasi syempre pagka nawalan ka ng trabaho, tapos bugnutin ako nun sa bahay. So lagi kami nag-aaway mag-asawa. I was really seeking for, una, mabalik yung self-esteem ko. Kasi parang for all these years, meron kang pera, di ba? Parang ayoko yung lipstick na lang, manghihingi pa ako ng pera. Parang nagka-crash yung kalooban ko noon. At saka, syempre, marami pa kaming problema dati. So, it's really, na-build yung hope sa akin. Kasi ang gandang mag-explain ni Kuya Bench Feeling ko, alam na alam niya yung sinasabi niya. At tago sa puso, yung sinasabi niya. Kaya, nagkaroon ako ng hope.
So, nakinig talaga ako noon, Kuya Benj. Pagkatapos nung seminar nyo, syempre magkabati na kami noon. We are really decided na magjo-join. Kaya nga, the next day, nagpunta kayo, di ba? Sign up na lang. Payad na agad, you know? Payad agad! Join on yun, ha? Talagang answered prayer. Kasi ako din naman, talaga nagdadasal na din kami na sana magkaroon na kami ng team. Kasi 2010, yeah, magtatatlong taon na kami sa IMG, wala pa kaming nararating. Wala kaming team. So talagang ikaw yung isa sa answered prayer. Parang one recruit away to explosion. So ikaw yung... Actually, nakaka-proud. Although, Ate Fely, hindi ko naman plinano. Hindi ako ma-milestone na tao eh. I mean... Shinare ko lang yan sa mga taga-Intel. Hindi ko siya plinano na ako yung first SMD, pero it really lifts me up. Pagka ini-introduce niyo ako, oh my gosh, ako yung SMD ng una ng TRM. And wow, ang laki-laki na ng TRM ngayon. Gina-joke ko lang na I don't have to count kung pangilan ako SMD. Okay, we have 1,300 SMDs. Wow, grabe. Gusto kong balikan, grabe din yung mga pinagsamahan nating mga escapades, no? Abroad. Thailand. Yeah, sa Thailand. And then, of course, sa mga local, ano na rin, sa Mindanao, di ba? Ang dami-dami. No? So, ano ba talaga ang transformation at nag-empower sa inyong mag-asawa, no? You personally, ano ba yung mga pagbabago, transformation, and empowerment that happened because of IMG? Siyempre, Kuya Bench, sad to say, wala talaga akong naipon even from the separation pay. Meron akong, utang sa credit card, tinago ko kay Manny. So, nung nalaman niya, syempre galit na galit siya. I was already in IMG noon. Pero medyo napasplurge ako. Hindi ko mabayad-bayaran kasi remember nung nag-start ako mag-IMG, sumabak ako sa 'di ba? Sumama ako sa inyo sa bangko, 'di ba? Nag-long distance tayo to the point na sinasabi ni Ate Fely, "Oy, konti pa lang commission mo. Don't spread yourself too thin." Naalala ko yun, Ti Fely. Kasi ini-enjoy ko, di ba? Mahilig ako mag-travel. Pero syempre, kapuranggut pa lang ang kita ko nun, di ba? So, talagang na-build yung Una-una, nabayaran ko, no? Aking credit card through the commissions in IMG. Alam mo, sinasabi nila na yung money has nothing to do with how you see yourself. Pero hindi. May effect yun. Parang na-redeem ko yung sarili ko sa asawa ko. So tingin ng asawa ko parang na-ano tuloy siya sa IMG. Parang, totoo bang na-fix yung finances niyan? Eh bakit itong babae to? Parang may utang pala, hindi sinabi. O diba? So, yung belief niya din, hindi siya ganun ka-believe, no? So, parang kainan lang tayo ng kainan, ganyan, diba? Bago pa lang naman tayo. So, I think yan yung major na-fix, no? Yung part ng relationship namin na build yung trust, yung reputasyon ko bilang babae, tagapaghawak ng pera. In IMG, hindi naman kami ginutom, di ba? Yan yung nakakatawa eh. Kapag may nagsishare sa TRM, talagang sinisiko ako ng mga ka-team. Sasabihin, "Uy Nancy, hindi nagutom siya, ikaw hindi ka ginutom." So, hindi siya, walang rags to riches na story. Pero mas malalim yung effect sa'yo kapag tinake out mo yung need for money. Kasi nandito ka and I'm already building people ngayon. Pag tinatanong ko sila, especially yung mga nag-CEO sa akin, talagang sabi ko, "Ba't nagraran ka bang green jacket or what?" Alam mo yun, yung para sa sarili mo, yung kailangan mong itayo yung sarili mo, yung tingin mo sa sarili mo, ganyan. Yung ganun, it really, hindi lang siya yung parang rags to riches. It has something to do with the personality, yung pagkatao mo. May effect yun. Lalo na kapag naisasalba mo yung sarili mo na, "Uy, may utang ako noon, pero
ngayon nabayaran ko na. Yun. And at the same time, Kuya Bench, yung ayun, yung senior ko, journey ko sa IMG. Yung part na yon, I was really ano, I was really building yung sinasabing solid financial foundation. I really kept track of all investments na ano, meron kami ngayon. Kaya ngayon napakaganda ng partnership namin ni Manny. Ako taga-invest lahat. Siya taga-kayod, tsaka taga-bayad ng ano, ng condo, tsaka sasakyan, kumuha kami. Pero lahat ng investments, Kuya Bench, even mga insurances, diba, in Excel file ko nga, and naiyak ako noon. Kasi sabi ko, ito yung pinagbubuti ko eh. Kasi ang hirap mag-share sa iba kapag yung loob mo, meron kang alinlangan na, wala ka namang ano, enough na protection or even retirement, or alam mo yung binibuild natin solid financial foundation. So, ang laking bagay noon. And the fact na nasa feast tayo, yun, natuto rin ako mag-tights. O, diba? Yung 10, 20, 70. Nag-tights lang ako nung nasa IMG na ako. Hindi naman ako mapagbigay na tao. Parang sa akin lahat yun. Pero nung nasa IMG na ako, ayan, si Ate Fely parang, alam mo, yun talagang si Ate Fely parang sa kanya, ano siya yung tagahawi ng grass eh. Para makita ko na, ay, yung sinasabi niya na nag-give, yung pag-give, dapat malaki ang taya para malaki ang biyaya. Hindi ko naman yung ginagawa nun eh. Diba? Sa Intel di ako namimigay ng ganyan. Sa akin lahat yun. Yun. Yun siya, Kuya Bench. Yun. Yeah, syempre, apart from the things that happened, diba, nung nagraran ako, namatay ang mother ko, diba? So, ano yun? Malaking stopper yun. Hindi talaga ako nag-run nun. And, isa yung sinabi niya sa akin nung naghihingalo na, Kuya Bench. Sabi niya, pinakita ko yung cheque ko, pinakamalaking cheque ko yun, 10,000. Ang saya-saya ko nun. Nung binigay ko sa kanya, sabi niya, ano, alam mo, magiging successful ka dyan. Ano ba yung sabi ng nanay ko yun? Hindi naman niya naintindihan yung IMG, ha? Kinilabutan tuloy ako. Bayan. So yan, yun ang sinabi ng mother ko. And then, yun, she died na. Di naman niya ako naging, nakitang naging successful. Diba? But, I believed her. Importante yung may naniwala. Nung sinabi niya magiging successful ako. Tsaka si Kuya Bench, lagi yung may believe yan sa akin. Kaya, nagpapatuloy pa rin ako. Magkasamang hiya, motivation, tsaka yung belief, halo-halo na. It really keeps me going dito sa IMG. Ganda no, talagang malaking pagbabago sa'yo. And today, your team is so huge all over the world and ang dami mo na rin na bago na mga, naging truly rich makers na din. So siguro share ka din na gano'n na ba kalaki yung team mo ngayon? Team ko ngayon, halos 8,000 na kami na wow. Members. Pero hanggang ngayon, kinukulit ko pa rin na i-add dun sa aming FB group kasi parang nakikita ko nasa 3,000 plus lang yung nandun. Eh, wala pa namang Facebook nun, di ba, nung nag-start tayo ng IMG. So, 7,000 na ang aming members. We have 5 CEOs. Yan, si Gina Lacerna, si Winnie, and then si Ray Pastrana, ako, and si CEO Roy Kidlat, no, sa ano, sa Cebu. Yan, and total we have 16 na green jackets, no, na super, I'm really super proud kasi ano eh, alam niyo yon, talagang kumbaga sa armada, Kuya Bench, ano eh, hindi ko kailangang hilahin. Talagang sila yung humihila sa team. And
Iba rin kasi pagkaramihan din sa mga ka-team ko kasi puro corporate, puro manager. So, alam mo yun, strategic siya and medyo organized ng konti. Yun. Yun nga lang, syempre gusto kong madagdagan. Kaya go. This 2022, sabi ko dapat mag-stick tayo sa system. Kasi minsan sobrang simple hindi natin magawa. Totoo naman yun. Guilty rin ako doon. So ano pa yung mga goals mo for 20, in the coming years? Especially this 2022. For yourself and for the team. For our team, gusto ko mag-SEVC kami this year. Kasi yun na yung last na ano. Parang yung kay Kuya, gusto ko katulad kay Kuya Benz na, ano pa ba iraran natin? Yun ang gusto namin. Kaya, syempre gusto rin yun ng mga ka-team ko. Gusto rin yun ng, ang tawag nito. Kaya lang syempre, it entails teamwork Yan ang challenge dito sa IMG. Hindi ka boss ng mga tao Para bang talagang you have to build yung relationship or else anytime they can walk out on you. Diba? So far naman, okay yung relationship. I think we just needed to be more disciplined sa pag-follow sa system. Kasi yan, gusto naming mag-SEVC. Siyempre, itong ring na to. Sabi ko, yung ring na to, ang layo na nila. Kailangan makatawid na tayo. Kasi sabi ko, pare-pareho tayong CEO ngayon. Pare-pareho tayong sapphire ring. Dapat mag-iba tayong kulay. Diba? Sabi kong ganun. And gusto naman ng iba. Oo. Sabi nga ng ka-team ko, okay na tayo organized tayo. Kailangan lang natin mag-share list. Kailangan pumasok. Kasi magagaling mag-close. Magagaling mag-build, di ba Kuya Bitch? Pagkainan naman yan, makaka-build naman hindi, on a normal situation, except naman yung iba talaga na they choose not to continue doing the business. So, yun ang pinag-uusapan namin mga CEO. Kailangan natin ng numero. Kailangan natin ng numero para manumbalik yung natin. Ibalik natin yun. Sabi ko, oo, total ngayon, adhesion tayo, back to zero tayo sa pagpapa-implement ng mga pinag-uusapan natin, di ba? 30 days fast start. Sabi ko, tapos na yung bakasyon natin. Ba, aminin naman natin, nagbakasyon tayo lahat So ngayon, balik tayo. Yan. So yun ang gusto namin Kuya Ben. Syempre, pag sinabi kong ring earner, SEVC, syempre that would translate to the whole team na kailangan naming i-promote, 'di ba? Kasi yun lang naman yun Kailangan lang i-promote lahat. Yeah, yun ang maganda sa atin din sa IMG, di ba? Dahil if you want to move to the next level, kailangan hilahin mo yung nasa ilalim para umakyat din. So talagang parang pamilya na lahat tayo maging successful. So yun ang maganda sa IMG. And tama-tama tayo as truly rich makers. Talagang we make others, di ba? Na maging truly rich makers din talaga. So duplication ng maraming truly, exactly. Kasi kung lahat maging truly rich makers, so meaning lahat talaga yung mabago nila yung maraming pamilya. For the sake of our viewers, no, say we talk about position, elevation to the next level, and income, no, and of course yung dami ng tutulungan nating mga tao, no. So if you, those who are viewing this video right now, if you want to learn more about it, no, talagang we encourage you be part of our mission, the Truly Rich Makers in IMG, and do what Nancy did, no, and is still doing. So I hope naging inspirasyon ang
ang sharing ngayon ni engineer, no? Engineer turned financial educator. Parang kami, engineers who turned financial educators. But you know, kahit ano pang passion mo, tinapos mo, pwedeng-pwede. Dahil sinabi nga ni Nancy, no? Mga managers, normally yung kanyang team, pero below those managers, mga ordinary workers, di ba? Meron pa tayo domestic helpers, di ba? Yan ang beauty ng ginagawa natin. Sabi nga ni Fely, when we help them grow, automatically it helps us grow also, no? In both the position, the title that we have, and the income that we can generate, no? So, before we close this episode, any message to our viewers, Nancy? I know most of you kilala ko, and more than yung hindi ako kilala. So I hope you join us in our advocacy of teaching financial literacy. Alam nyo po, itong napapanahon ngayon ng election, di ba? And everybody is gearing towards helping people, no? Pero ang IMG po, ilang taon na nangangampanya sa mga Pilipino, sa mga tao na hey, walang ibang mag-fix sa ating own economy. Yung kahit sinong umupo na pinuno ng ating bansa, walang makaka-fix sa ating finances kung hindi tayo lang. Tingnan nyo yung shinare ko. It can really break or wreck yung relationships, no? Yung iba sinasabi, okay lang kahit gutom, kahit walang pera. Pagkatapos ng lambingan, magugutom ka din eh. Hindi, kailangan ng ano, kailangan may pagkain, di ba? So, ayan, napunta na naman sa food yung ano ko. So, yun, kailangan maging balanse ang ating buhay. Like ngayon, I'm so grateful. I'm not working, but I do have an income. Hindi naman sa pag-aano. Every week may grasya ang Panginoon. No, ay hindi ganun kasi laki kay Kuya Bench, but for me to be in this situation where I really earn passive income, hindi pa kasama po yung kita ko sa mga investment. Hindi pa po kasama 'yon, no, sa business and other things that I do. Malaking bagay po 'yon. And nakikita ko lesser ang stress. Ang isang indicator po niyan, itong dumaang pandemic, hindi naman po sa pag-aano, may enough na emergency fund, wala kaming inaalala kasi meron kaming pangtustos, and yung emergency fund namin hindi rin naman nabawasan. No, yun ang nakaka-ano sa sitwasyon namin ngayon. Kaya if you think that this company is all about, you know, insurance lang or healthcare lang, no. What we sell to you is the lifestyle of being a good steward, no, sa pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Diba, yung mga binibigay sa atin ng Diyos, kailangan nating i-grow. So, hindi natin siya mag-grow kung sa simula pa lang, wala sa mindset natin yung pag-save and invest. Yun, nagsisimula siya sa mindset. So, yung mga nakikinig ngayon, I hope na you give yourself a chance, no, na ma-experience yon. Kasi hindi naman kailangan milyones agad eh. The fact na walang worry at walang stress, thank God, hindi naman kami nagka-COVID pa, wag naman sana na, ay isang malaking milestone na eh, malaking bagay. Kaya nga sabi ko, I'm very grateful na hinipo kaming tatlo ni Kuya Bench, ni Ate Fely, ako, no, God placed us, pinagtatanggal kami sa trabaho. Halos sabay-sabay ata. Pinagtatanggal kami sa trabaho kasi nga
pagka hindi kami tinanggal doon, hindi kami makakaisip, tumulong sa iba. Laging sarili na lang. And sabi nga ng husband ko, kung nabuhay tayo na pamilya lang yung natulungan natin, parang hindi natin na-fulfill yung purpose natin. Kailangan talaga you reach out to others. And yun, sabi ni Brother Bo, you cannot give what you don't have. So, I hope na you join our community and empty your cup lagi. No, kasi sa IMG, napakasimple po lahat. Yung tinuro ni Kuya Bench 12 years ago, yun pa rin yung tinuturo namin ngayon. Yun lang, mas may passion ngayon kasi hindi lang inagkapera eh, no? Naging matinukang tao. No, natuto kang maging mapagbigay, natuto kang mag-plan for your future, naging concern ka, no, sa ibang tao, sa team mo, 'di ba? I mean, gusto mo silang mag-grow lahat. And napakaganda noon, no. I hope na kung lahat tayo ay ganun yung iniisip, our country would be in a very good position. Magiging progressive talaga tayo. So kumbaga, kung maganda yung namumuno sa atin, plus factor na lang yun. Kasi lahat ng tao, ganito yung mindset. So join us in IMG. You will not just find yung purpose, no? You will also have that opportunity na maging channel of blessing sa iba. That's being a truly rich maker, yes. Di ba? Be a channel of blessing talaga. Tell them, saan ka nila marireach? So, we are in FB. We are in various social media. And we are in Zoom. Ba? Araw-araw, meron po kaming webinar. So, get the chance na umattend po. We have Truly Rich Makers Financial Coaching happening as of now. Meron. Yan. So, we invite you na umattend. No? So, marami po kami. You can ask me or sila Kuya Bench. Try it, no? Malay nyo, no? Malay nyo kayo na yung mag-share ng inyong life-changing experience through IMG. Thank you so much, Nance. And it's really a pleasure to... Imagine mo, 12 years, no? So pareho, parang kasing tagal na ng kung kailan ka nag-work sa Intel. So matagal ko na sa IMG. Actually, kami, we're also looking at that future na... Like si Benji, actually, mas matagal na siya sa IMG than any of the companies that he worked for. Wow! So, years na kami. And truly, dito sa IMG, dito namin nakita, tama ka, yung purpose. You can really live a life of significance. And it's a very meaningful life kasi it's not just about you, but it's also helping other people, especially in the area of financial freedom. So, there's a lot of peace of mind kasi kami ngayon, we are in our senior years and yung tinuturo talaga natin sa IMG is yun na yung na-experience namin today na kung hindi kami napunta sa IMG, hindi siguro namin ma-achieve yung peace of mind na sinasabi mo din. Kasi iba din talaga na may pera ka, di ba? Especially in our senior years na wala ka ng trabaho, di ba? Retire ka na. Na hindi ka umaasa sa mga anak mo. So, ang laking bagay. Kaya, I would encourage all of you to really invest in financial education first. Educate yourself and be financially secured. Just like what Nancy do. So, yan po ha. I believe and I really, am inspired by the sharing that we had today. And sana kayo din na nanonood ngayon, no? And don't lose that opportunity to contact Nancy Martin so that she can help you achieve financial freedom. She can help you implement in your life the X-curve that changed her life. And definitely, we would all love to teach you.
We're all over the world in 70 countries, and I'm sure yung team ni Nancy is, you know, is very much willing to help everyone who will inquire about how did you do it. All right, so thank you. Thank you, Dad. Thank God you, Ate Fely. God bless your dreams. Yes, thank you so much. God bless, Kuya Bench, Ate Fel. If you like this video, subscribe. And ring the bell to get notified on our next video. Bye. Thank you.